actually, dahil 10 years ago ka palang pinanganak, pero siguradong kilala mo yung apat na sikat. Ay, ano ka ba? Siyempre naman. Oo, pero yung Team Lala Honor ako nun eh. Well, magkamig kayo. Binisto ang edad. Okay, it was Team Lala. Tapos, ito kasi, sila yung rape of the 1970s, no? Pero hanggang ngayon, talagang, pag sinabi mong apat na sikat, hanggang ngayon sikat pa rin sila, pinag-uusapan, naging cult classic sila. Kaya, ako, it's such a privilege dito sa ating show ngayon na makasama ang isa, well, actually siya yung halige ng apat na sikat, siyempre, Dondon Nakar. Gwapong-gwapo pa din. Diba? Okay, hello. Hello, hi Butch. Good to see you. Hindi lang ako talaga makahindi dito sa kaibigan kong to eh. Okay, ito talagang hino-stage. Pero kung pwede talaga magtatago sana ako kay Butch. Kaya lang, alam hindi. Po ako sa kahanapin. Alam so, niya. Anyway, hindi, ito muna. Umpisa muna tayo. Guillermo Nakar III. Guillermo Limuaco Nakar III. Okay. So, yung munang ano to, family background. Saan mo madidinig yun? Go to Infanta. Camp General Guillermo Nakar. That's namin. My grandfather. Yun. Tapos, ang father mo, lawyer, who worked with the customs? Yeah. Okay, yun. No? And, he's a military man also. Mm-hmm. Totally, ano, opposite na kung ano ako. Oo. So, in other words, hindi mahirap. Okay. Ang hirap naman magyabang. Hindi. Ako na nagsasabi, hindi siya lang mahirap. So, Don Boss ko ka nag-aral ng daluyong. Right. Okay. So, anyway, paano ka na-discover? Ako, bata po talaga. I just really wanna... Yung attraction ko sa art kasi, like I paint and ano. Okay. Pero bata pa ako, mahilig na ako kumanta. Mahilig. Uh-huh. Yun. Tapos, in-express ko sa father ko nga na nagtataka sila, but parang minsan, I don't feel like going to school, no? Mm-hmm. Kasi andun na yung ano, yung passion ko, yung talagang sobrang gusto kong maging artista talaga. And so, I joined this contest at ABS-CBN. The children, ano, kay Tita Betty, what's her name? Mendez. Mendez, yeah. Tita Betty Mendez. And then, I won, and then... Tita Betty Kitty Show? Ah, yeah. Yun ang title, diba? And then after that, may nagkaroon ng ano ah. Ilan taong ka nun? I don't remember. Pero mga bata? Meron kami, lahat kami magkakasama kami ni na Sheryl, lahat ng mga artista kanina. Young superstar sa Channel 2. Sumali si Sheryl doon? Oo. Oh. Sa kay Tita Betty? Hindi. Sa Young Superstars. Ah, Young Superstars. Ng ABS-CBN. That's a total different ano. Different show. Okay, so, okay, nanalo ka kay Tita Betty. After that, ano nangyari? Sunod-sunod na. Sa mga shows, hanggang sa kinuha ko ng Vicor, tapos naging ano kami, hitmakers kami ni na Pilita Corrales, and then we travel, mga, ayun, sunod, tuloy. Lahat, pati movies, TV, hanggang sa kinuha na ni Ike Lozada kami. Pero we're jumping into the story. Right. Ito muna tayo sa yung ding yung ding era mo. Ikaw yung, ang sumakay sa likod ni Ate V as Darna. Siya si Ding ang bato. Nasaan ang bato? Wala na. Baka na sa'yo. Okay. Hindi na sabi nga nung minsan may nakausap ako yung producer yata namin. Hindi masyado clear pero parang sinasabi nila way back, gusto nila mag-reunion. Sabi nila, hindi na pwede sumakay si Don kay Darno, baka mabuntis. Sabi nila, iba na. Di ba? That's really... Well, hindi na ngayon. Hindi na ngayon, di ba? Hindi na mangyayari yun. Mawawa naman si Ate B, mababalian na ang likod yun ngayon. And, you know, because of that, ano, naging very close kami ni Ate B noon, talagang... Oo nga. So, nasutulog ako sa bahay nila lagi. Paano ka na na-cast ba as Ding? Basta, ano? Darna in the Giants. Oh, yeah. With Helen Gamboa as the Contrabida. Yeah. Oo. Directed by
Ano naman, Borlasa? Borlasa. Okay, sige. Ano yung experience mo kay Ate V? Natutulog ka sa bahay? Basta, lagi, gusto niya lagi kami magkakasama. Punta sa bahay, makikiusap siya sa daddy ko, na payagan ako. My daddy is very, very strict talaga. Aha. Sobrang... Kaya lang ka. Nagwawala eh. Oo. Talagang... talagang ano... Eldest boy, so spoiled. Hindi. So, bahay ni Ate V, Magallanes to? Las Marinas, Magallanes. Yung time na yun, time ni... Back-to-back sila ni Ronnie Henares eh, di ba? Doon. So, very close kami lahat. Di ba, nung sila pa? Hindi ako tumichismis. Hindi ako mahilig sa ganyan. I just go there for Ate V's ano, invitation or Winnie girlfriend ko. So, oo. Hindi ako mahilig sa chismis na ganyan. Okay. So, ito na. Hindi, pero naging close ka rin. Naging tambay ka rin sa bahay ni Nora, o Nora? Oo, oo. O paano nangyari? Alam mo, I remember, basta during her superstar days, di ba? Yung show Channel sa, oo. And I remember, there were times na, meron din akong show noon eh, yung Saturday night with Johnny Manahan sa ABS-CBN. Tatawagan niya ako, pauwiin niya yung mga kotse niyang magagahara, tapos ako susundo sa kanya, tapos mamamasyal kami sa luneta. Kami dalawa lang, nakasakay sa kotse ko si Ate Guy. Ikaw nag-drive? Oo. Ah. Wala, ikot lang kami, ganun. So, okay. So, kung walang sa nakakaalam na tao na, di ba yung feeling ko parang, alam niyo lang, katabi ko, superstar, nagtsatsaga dito sa kotse ko, na second hand. Di ba parang ganun? So, pero, alam ba ni Ate V na, idinadrive mo si Ate Guy? Hindi. Nung time na yun, tapos hindi na ako masyado nag... Hindi naman ako boyfriend, no? Wala naman na parang cheating or something. Okay, so walang ganun. Bagay, malisyoso lang talaga ako. Mm-hmm. Yun. Not good. Not good at all. Tapos, sige, paano na-form ang ano, Apat na Sikat? Paano nga? Hindi ko rin alam, Kuya Ike, di ba? Basta, isa araw sinabi na lang niya sa amin, meron na kayong show na ano, Apat na Sikat. Talagang kayong gagawin kong superstars, talagang ganyan. So, ang casting, sino una kinast? Hindi ko sabay-sabay. So, sino sila, yung original talaga? Me, Winnie Santos, the sister of Ate V, and then, si Lala Honor and Arnold Gamboa. Arnold Gamboa, okay. Tapos noon, in-offer ako ni Johnny Manahan na magkaroon ng sariling show sa Channel 2. Aha. So humiwalay ako. Pero dun muna tayo sa ano, yung magkakasama kayo. Anong feeling na... Hindi, hanggang ngayon, ini-invite ko lagi si Arnold. Ngayon nag-usap. Pero the whole... Ilang taong ba yun? The duration, yung buong... yung mga ganun. Buong time na yun, wala. Hindi kami nag-uusap. Ni Arnold. Yung kasi, ewan ko nga. Sobrang busy niya. Hindi. O dahil pinag-aaway kayo. Oo, pinag-aaway kami. Ako talagang gulo. Pag may mga birthday parties, I reach out to him. Pero, di ba yung nanay niya parang ano sila? Sabi ko, hindi naman tayo mag-aaway, di ba? I'm gulong-gulo ko nung talaga. Imagine, ano ba, sa show, kunyari, commercial. Uh-huh. O kaya meron kami song, magkakasama kami. Hindi, wala. Hiwalay lang. We don't talk to each other. Pag may script lang. Uh-huh. Yun lang yung chance na... Kasi, pero ang kasi, leading lady mo ay si... Winnie Santos. Mm-hmm. Ito ba ay on-screen and off-screen? On and off. Yeah. So, eto na, tutang patagalan naman yun, mga bata pa kayo. Basit. Nung nag-aral na ako sa States, eh, di ba? Uh-huh. Lumabas pa kami ni Winnie noon dahil for old time's sake. Di ba? May asawa na siya noon, ha? Hmm.
Wala naman, kumain lang naman kami sa labas. Malisyoso nga ako. So, anyway, tapos, so yung ibig sabihin, pero yung anong feeling yung na doon yung fan adulation na sinasabi pa ka? Gano'ng karami sa pagita inuwi mo araw-araw nun? Dami talaga. I remember one time, the Christmas season, so sabi ko, niyaya ko mami ko na, alika punta tayo sa, ano, sa Divisoria. Uh-huh. Sabi ko, mura daw doon, ano, tsaka imported naman yung mga Christmas decor. So, ayun, paghinto namin para bumaba, wala na, hindi na kami nakababa. Tumawag na kami sa uncle ko ng tulong, yung mga, kasi punong-puno na ng tao yung paligid. Wala, hindi na, gumagalaw lang. Hindi namin alam kung paano kami nakauwi. It's just, ang bilis talaga, andyan, talaga. Yung mga kasama namin, naiiyak na, mga kapatid ko, naiiyak dahil hindi nila, nakakatakot kasi nasasak sila. Eh ako, parang sanay na ako na, ganun din naman, eh, lahat ng probinsya pinupuntahan ko para mag-show. Kahit na madaling araw. Ay, yung mga katnyel nun eh. Oo, actually, oo, sila, oo nga, ano. Yeah. But it never, ano, nabasa ko nga sa ano, the other day lang, some comment dun sa YouTube, sabi, naalala ko si Dondon, kasama namin yan dun sa show sa province, walang hayabang-yabang sa katawan, normal na normal, natural. And natuwa ko dahil maganda yung sinabi niya, no? And totoo yun talaga. Wala akong ganun, alam mo mga may ganung tingin sa sarili. You know how, di ba may mga tao na pag nagsalita sila, yung iniimbitahan kayo ni Dondon Nakar. Di ba? I don't do that. Speaking in the third person. Yeah. Yeah. Ako, pag sinabi ko, iniimbitahan ko kayo sa birthday ko. I don't say, iniimbitahan kayo ni Dondon Nakar. Di ba? Nakakatakot yung mga ganun eh, di ba? Meron kang ibang ano, you know what I mean? Pero ang mga fans, kumusta man ang, kung paano sila mag-away nung araw? Ay, grabe. Kagata ng tenga. Ganun. Suntukan. Talaga. Kasi sila Vilma tsaka sila Nora, bakuhan ng botero sa Arineta Coliseo. Grabe talaga. Talagang away kong away. Paluan ng mga tubo, mga... Yeah! I can't believe, oo. Kasi si Vilma daw, kasi tinusok daw siya ng alpiler eh. Pag away, talagang hindi sila. Pag ano, lusog talaga. Kahit ang diliit nila mga ano, di ba? Hindi sila natatakot. Si Maribel at saka si Winnie, friends sila, hindi rin that time. Hindi rin. At talagang ganon. So, on cam lang kayong mga magkakaibigan. Kailan nagkaroon ng friendship after pa? Ako, in my case, after. But ever since, ano, ako, I always, ano, try to reach out to them. Di ba? Parang hindi ako sanay sa ganun eh. Ibig sabihin, affected din ang mga rivalry pala. Ikaw hindi, pero sila. Affected na rivalry ng araw. Hmm. Tsaka yung mga nadidinig ko lang, yung mga, o may plano na pala, ibubuka pala sa ano. Yung, pag may mga planong ganun, alam natin yun, di ba? Kung ano, dapat i-control mo. Kasi pag hinahinayaan mo, di ba, pag alam ko anong mangyayari, para saan? Kaya may gimmick. So, pero, okay. Nung after umalis ka, because nga you were given your own show, ang ipinilit sa'yo si Eddie Boy, right. Villa Mayor. Tapos, ano yun, nagkagustuhan naman si Eddie Boy at si Winnie Santos? I think so. Wala na ako doon. Wala na kaming connection. Totally. Kasi I have to record. I was singing mga songs na mga kumbaga, medyo mas classy or ano, parang ibang level. Tsaka, Johnny Manahan. Tapos, Tina Revilla, no? So, mas... Ang show namin every week, uh-huh. Ang grabe ang ano, ang preparation talaga. Halos every day hanggang dumating ng Saturday. And I have to study tap dancing and lahat-lahat ng mga iba. If you don't
don't mind, hindi sinundan ka ng fans doon nung nag-solo ka na. Yeah. Hindi naman sila naging loyal doon sa apat na sikat. Yung mga ano, ang alam ko, yung mga, kasi alam mo, meron yan, Dondon Winnie, may Arnold Lala, meron din Lala lang, meron din Arnold lang. May meron, Dondon lang. Oo. Di ba? Ngayon yung mga, meron ding Winnie Arnold, pinagunugulo nilang buhay namin. Eh. Meron din Lala Dondon, di ba? Yung mga, ngayon, siyempre, yung, pupunta dun sa mga shows ko, yung medyo okay na ano, like, solid na Dondon, and then Winnie Dondon, and then Lala Don. Wala, definitely walang Arnold Dondon. Di ba? Hindi pa usap BL series nun. Pero ano, after nun, because di naging busy na ako sa renewal, no? I was serving the Lord and ganyan. Nagkaroon ako ng chance na ma-invite si Arnold. Ayun, nag-invite ko siya. Sinasama ko pa nga sa Hong Kong. Ano, kasama namin si, yun ang Adrian Panganiban. Oo, oh, naalala si Adrian Ayun. Panganiban. Oh. Pero, ito muna. So, nung after you left, kasi di ba may kasabihan na pagka yung isang show, magtanggal ka ng isa doon, masisira ang chemistry. So, pwede natin ba sabihin na kaya na-dissolve din ang apat na sikat kasi nga, wala na. Nasira yung chemistry. Could probably. Yeah. Probably, yan. Oo. Okay, and then... Kasi iba na eh. After that, magiging parang teeny bopper yung youth idolatry, nag-mature ka, di ba? Yeah. Ano to. And then, you started doing movies, one of which was yung nang bumuka ang Sampagita. Nang bumuka ang... Nang bumuka ang Sampagita. Nag-sign up, in-offer ako ni Jesse Hersito. Uh-huh. So after all this, tama-tama naman, di ba? Kasi tumatanda na ako. So I did a lot of sex comedy. Okay. Rioloxine. Sex comedy lahat, ka? Rioloxine, okay. Sandy Andolong, Ami Austria, Vivian Vele. Last movie ko, bago kuminto, was with Vivian. Siya mismo ang kumuha sa akin talagang, di ba, parang hindi ko din ma-imagine na may bed scene. Nag-bold ka? Hindi, may bed scene. Tsaka ano, pero, sabi nga ni Carly J. Caparas. Carly J. Oo, pinapatanggal nila yung underwear ko. Sabi ko, hindi naman ako bold star, eh, ba't si Vivian, o, tingnan mo. Sabi ko, eh, ano yan, bold yan talaga. Hindi ako magtatanggal ng underwear ko, basta. Ngayon. Naging. Ha? So, the boldest you went was underwear lang? Hindi, pero may, nung earlier, yung may movie kami, yung pumutok talaga kami ni Winnie Santos, talagang nakahanda na kaagad si Artemio Marquez, you know, with his formula of no, guy and peep na, di ba, nag-shoot kami, saba kami sa pelikula, di ba, kita kaagad, he was after, magaling si ano eh, Temyong, talagang, alam niya timplahin yung mga ano eh, alam niya pakiramdaman. So, ang init nung ano namin, nung tambalan namin ni Winnie, biglang, ayun na, di ba, shoot kami kaagad. Pilya Encantada. She was ano, parang, ano ba, may pagkaaswang, may pagganon. So, may, yun, horror kunyari, fantasy. Oo, oh, tapos meron, doon ako una-una nagtanggal ng underwear. Nakadapa ako, tapos nag-magic niya. Nag-magic ka. Magic, talagang, nakahubad ako talaga ganyan. Di ba? Di ba? Ang, tas pawis-pawis ako, talang init ng ilaw. Si Winnie taga punas ko ng puwit ko. Talaga. At yun ang dahilan kung bakit sila nag-break. Yung ba yung dahilan? Hindi. Matagal din sila eh. Kayo ni Billy. The whole time, shall I make a confession? Pero it's a true story naman to. Alam to ni Ate V, alam to ng lahat ng buong household ng... Yung time na kami ni Winnie, hindi namin maiwasan, kami din ni Marites. Marites? Yung kapatid ni Vilma. Hala.
Tapos nagsusumbong sila kay Vilma na... Inaaway nila akong dalawa. Nag-away sila sa harap ng Vilma. Ate, sabi mo na nga dito kita ano, pumili. Sino ba talagang ano, ganyan. Si Tess, yung mas matandang kapatid ni... yung merong ano, belt, ano? Anong tawag dito? Anong tawag dito sa yung belt si Pals? Oo, yung belt Pals. Yung nag-side ganyan. Saan sino pagsabay? Eh, gusto nila pero... in love din ako sa... Ikaw nga. Okay. Sino nag-wag eh? Wala. Depende eh. Kasi kung may shooting, kung may TV show, di yung kasama ko sa ano. Pero pag sa bahay nila, di ba? So, ibig sabihin, at least... The whole time. Si Ate Emily nakalusot sa'yo. Ayun. Tandaan naman yun eh. Si Ate B. Lahat, hindi ka makakasingit doon. Hindi, lahat si... Ibig sabihin, it's a, kumbaga, parang common knowledge. Open, oo, walang, ano, ang hindi lang nagiging maayos, yung pag nagkabwisitan silang dalawa na ano, pak, uuwi na muna ako. Ba't magkasalo? Hindi ko kinakaya itong interview na ito. hindi ko naman, parang, pag nag-break sa shooting, ano, pare-pareho sila nag, kumain ka muna. Talagang they show, they pour out love talagang. And attention. And attention talaga. Di ba? Wala kang mapili kahit isa, sinabay mo na lang. At saka ano pa lang ako noon? Ilang taong pa lang ako noon? Nag-umpisa pa lang akong umiyok-piyok sa buhay na, ah, ito ba? Wala akong background ng ano. Dose, ganun. Parang ganun. Parang, di ba, pag wala kang exposure sa relationship, ganyan, eh, kung anong nasa mulat mo, akala mo yun ang totoo, di ba? Teenage. You know what I mean? Kumbaga ko. Wala kang experience, wala kang babasihan. Ito, ito eksakto. Ah, ito pala. So, di ito. So, nalari yung magkapatid sa'yo. Nakakatawa. Pogi. Grabe. Well, hindi. To be fair naman to him, kasi bata pa siya. Siyempre, he didn't know any better. Pero ngayon naman, hindi mo na ginagawa yun. Hindi. Sana naman. Pero grabe, I remember, di ba minsan, yung isa nag-aabang na dun sa gate pagdating ko, kung sino ano dun, tatakat, eh, hakat, halika dito na tayo sa ano, lalo dun yung sa DASMA, madami mga entrance yung ano nila. Kung sino unang makahatak sa akin, dun ako. Ano naman sinasabi ni Ate Di tungkol dyan? Ewan ko. Basta nagdidinig ko, nagsusumbong sila kay Ate Di, walang sinasabi. Tumahimik na kayo. Gaganoon siya. Ang naalala ko kay Ate V, hindi ko makalimutan. Mahilig yung magsabi, pucha naman eh. Mahilig siya magsabi, ganun pa. Pag nagsusumbong sila, ano ba kayo? Pucha naman kayo. Ayaw tumigil eh. Tantanan nyo nga si Dondon. Kaya na-miss ko talaga si Ate V. Sobra. May matalasan yung founded with the Santos eh. A long time. Basta yung the last time was in Los Angeles with ano, isa lang, si Winnie. Ang ganda na. Hindi, kasama na yun. Pero alam mo, naalala ko talaga, like, during the time, ano, yung panahon ng, di ba, disco, uso yun, di ba? And I would, mahilig ako mag-disco. Kung saan man, Velvet Slam, Intercon, magkakahagipan kami lagi ni abot kami ni Ate V. Pag nakita na niya ako, sisigaw yun, doon, isayaw mo ako bago tayo mo. Di ba? Parang, basta. Linawin natin si Ate V, wala. Wala. Naman, Ate V yun eh. Huwag niyong guluhin ang ano ha, ang history ko. Pero talaga, sasambahin talaga kita kung mati si Ate V. So, basta wala akong ibang ginawa kundi sumakay lang sa likod niya. Yun lang, ding. Bata pa yon. Pero hindi. And finally, bakit ka umalis sa showbiz? Siguro parang dumating ako sa punto na ano, I was looking for something. Parang akala ko, ito yung showbiz yung ano, but hindi pala. Something
meron parang mas malayo o mas malawak, mas mataas, mas malalim na hinahanap. And lahat tayo, minsan dumadating sa ganung punto, wala hinahatak tayo, wala tayong ibang pupunta kundi ang Panginoon. Mga ano yun? Yun? I remember kasi may show pa ako nun with ano, Mother Lily eh, sa ano bang channel yun? Noontime show. Okay. Kami ni na William Martinez. Yun yung mga last ano. Tapos yung my last movie was with Vivian Vélez. Okay. Lord de Luna, kapag team song lang ba yun? Oo, team song. Pero alam mo, ikikwento ko sa inyo, alam mo, I was, ano, nasa, ano ko nun eh, seminary. Okay. Nag-retreat ako. And then, yung the composer of that song, biri mo talaga, tas hindi makakapasok doon ng coach, kailangan mag-tricycle or something. Sa seminaryo ng Don Bosco, yun sa... Kandubang? No, in... Paranaque. Oo, sa Better Living. Banda doon, cross, magkocross ka going to another village. Basta, ang hirap. Imagine, pinuntahan pa niya ako talaga doon. Hinahanap talaga ako nung composer para sabihin lang na, ikaw ang, hindi na ako nag-showbiz noon. Nakatira ako noon sa seminaryo, kasama mga pare. Hindi ka naman naging seminarista, hindi mo lang binalak magpare. Hindi naman. Okay, ba't ka nakatira sa seminaryo? Nag-retreat ako. Retreat lang. Gano'ng katagal yung retreat na yun? Isang buwan. Isang buwan na retreat. Tapos, kasi ang father niya, si Brother Winnie Nakar, nagtayo nung Catholic Charismatic na group na ang pangalan, Ilim. Okay. Kailan itinayo yun? Huwag mo kong tanongin na dahil nung panahon na yun, hindi ako ganun ka-committed dun sa ano namin, di ba? Eventually. Oh. Tapos kasi, ngayon, if you search yung mga YouTube, yung mga fans lang. It's all there. Yeah. Yung fans ng Apat na Sikat, sinasabi, hinahanap si Dondon Nakar, sabi, merong nagpastor na daw. Nagpastor ka ba sa Ilim? Hindi, ano? Alam mo mga tao, magsabi ka lang ng about the Lord or ano. Pastor na. Oo, di ba? Never. Pero active ka doon sa Ilim? Oo. Okay. Ngayon, itong mga, nabuwag na itong Apat na Sikat. Sino unang-una mo naging kaibigan na? Yung finally relax na kayo dahil wala na competition, wala na nagpapaloan ng tubong mga fans. Paano nga nabuo ulit yung ano nyo? Yung... magandang pagsasamahan na. Ni na Arnold, ganun. At saka nila, Winnie. I really tried my best to reach out them. Uh-huh. Yun. So, okay, ang buhay ni Winnie, sige. Buhay, kumusta si Winnie ngayon? Si Winnie kasi, nung huli ko siyang parang naghahanap siya ng asawa. Na bata. So, di ba, pag ganun ang dating, you just let go. Di ba? Sige, ayaw mo. Ba't ako magkailam, di ba? Baka mamaya ako pa. Laruhin natin niya na, which means single and available siya. Yun. Siguro, probably. Yun. So, kasi hindi rin nag-work yung marriage nila ni Bob. I don't know. Hindi ko, mahirap na. Ayaw kong makiano ng mga ako ho yun. Issue ng ibang. So, wala akong kinalaman dyan. Okay. Si Arnold naging manager ng hotel, tama ba? Pero, basta, I tried to reach out to him. Dumating sa punto na, sabi ko, sumama ka sa Hong Kong, kasi may reach out, meron kami program din sa ano. Sabi namin, sabi niya, nung time na yun, wala siyang, he can't afford to ano. So, sabi, manager ng hotel. So, kami ni Adria, nag-usap kami, sabi namin, okay lang ba siya, sabi ko sa kanya, hati tayo sa gastos sa pamasahe. Tapos sabi ko, sige. So in-offer ko, tapos sabi ko, kung mamaproblema ka sa pocket money, ganyan, huwag ka mag-alala, ako na magpo-provide sa'yo. Siguro nahiya siya, kaya tinanggihan niya kami. So tinanggihan din.
Hindi rin kinain. So in other words, and I even with I talked to the mom. Aha. Hindi ko naman kinakausap yung mom. Hindi kami nagkakausap ng mommy kahit dati pa. But this time, parang gusto ko lang talaga magkaroon ng ano. Sabi ng yung mom niya, maayos na makausap. Sabi, wag na lang. Wala naman kami mga pera. Hindi kami kaya singyaman yun. Sabi, hindi naman ho yun na sinasabi ko, ganyan-ganyan. Basta sabi, and then she turned it down. So after all these decades, never kaya nagkaroon ng chance maging close ni Arnold? Nagkaroon din. Pero hindi yung ano, yung very brief, hindi naging maging halawa. Parang si, dati magkalaban si FPJ tsaka si Erap, naging mag-best friend. Ah, hindi ba? Naman kami. Walang hindi naging ganon. I wanted sana, alam mo, I was very open talaga. Wala akong ibang gustong kapuntahan, kundi, kasi, yung bang, ilang years mo kasama to, maya mo nakikita, lahat ng ano, shows, pero hindi kayo nag-uusap, di ba? So parang feeling ko ba parang, it was about time. Yeah. Or, parang ba mayroon something na, parang ayoko matapos ang career ko, o ang buhay ko na, hindi ko man lang ginawa ng paraan, you know what I mean? Kayo ni Laya. Ayun, nag-date pa kami dati noon. There were times. Kasi ni Laya, dinate mo? Nag-disco lang kami. Wala pala ko eh. kasi, oo, pero alam naman, susunduin ko nga, alam naman ng mama niya eh, tuwan-tuwa nga eh. So, naging kayo din? Hindi. Nag-disco lang? Oo. So, ano pa ba? Tuwan-tuwa na yung mga fans ni Lala na... Pwede kayo naging friends kayo ni Lala? Oo naman. Itong later years. Oo, itong mga ano na. Ang natatawa nga ako, dahil yung wife ko, ang mas close na niya ngayon kaysa sa akin. Nag-usap sila, tinatawagan niya. Ini-invite ni Lala sa bahay nila para kumain. Si Candy. Si Candy Platon. Ang friend ko rin si Candy Platon. Dati, sila phone pal. Uh-huh. Di ba lagi kayong magkausap? Uh-huh. More than us. Kasi nagre-reklamo siya tungkol sa'yo. So, how's Candy now? She's okay. Namatay na yung dad niya. Okay. Nagkaroon ng COVID. But, yeah. I have a 27-year-old son. Isa lang? Mm-mm. Isa lang. So, kumusta ang buhay ni Dondon Nakar ngayon? The bit. Wala. Pero kumota ka na kasi nung araw. Kotang-kota. Pero buhay ko ngayon, masasabi ko na mapayapa. Masarap na yung nung araw, hindi mo malaman minsan na hindi mo kontrolado, parang ay babagsak ako, bumagsak na nga ako. Di ba? Ngayon, yung pala maganda pag tumatanda eh. Alam mo na kung, ito, dito babagsak ako. Hindi mo na itutuloy. Di ba? Kontrolado mo na. May mga pagsisisi. Pagsisisi saan? Sa buhay, career, personal life. Career muna. Hindi. Wala. Wala. Bakit? Ba't iisipin mo na kulang o ano? Lahat na nangyayari araw-araw sa buhay natin, may purpose ang Diyos. Di ba? May moment na gusto mong bumalik. After Florida de Luna, wala. Hindi kaya bumalik. Siguro oo. Kahit ngayon. Bakit? Kasi hindi naman mawawala yung talent mo eh. Andun, di ba? Kaya lang, madami mga factors na kagaya ng, alam mo yung sa Cinemalaya, in-invite ako para mag-audition para sa ano. Di, isang indie film. Oo. Sana, okay na sana. Kaya lang, yung role ko doon, puro nagmumura. Eh, parang hindi naman yata. Ngayon lang ikaw makakita ng tao uli after so long. Tapos, wala kang ginawa kung hindi magbura sa pelikula. Oo ba, nagpakita ka nga ng pet eh. Ano ba yung pagmumura? Butch, kaaway ba kita? Naghanap akong kakampi dito, ha? Hindi, respetuhin natin yun. Oo, kasi nga naman. Hindi, tsaka nakakahiya na naman kasi ang father niya, si Brother Willie, ay head ng isang
Catholic Charismatic Organization. Oh. Kasi bumara. Oo nga, mali ako dun. Mali so, siya. Sorry po. So, ayan, inaamin ko yung pagkakamali ko. At saka hindi lang dahil sa anak ako ng isang ganun. I have my own convictions, diba? Mm-hmm. That you have to respect to. Yeah. Oh, yeah. May point ka naman. Kaya, so, pero see, any, sorry, yeah, any diba? Moment, anytime pwede ka mag-comeback. Kung may mag-o-offer ng maganda. Yeah, I mean, pwede naman ako lumabas ng, ano, as a father role na ano, diba? And, come on, I have to be, alam ko kung nasan ako, di ba? Hindi na ako yung batang ano, ito ipipilit sarili ko, di ba? Abnormality na yun. I know where I stand. I know. So diba? The whole time na behind the scene kayo, you were just doing business and the church. Yeah. Yung mga business, mga... So, spending time with the with family, no? I mean, mas may time ka ngayon. Yeah. But during the before the pandemic, ayun, I designed t-shirts and then I send it to Hong Kong. Mm-hmm. Dun nandun yung ko. Design shirts and produce and mass produce and ayun, meron kaming market doon for it. Ano pa si shirt ng art? Yeah. Sino man namin tayo mong friends sa showbiz kayo? Yung to? Wala. Wala talaga. And I think it's better that way. Mahirap eh. Mahirap kasi ibang takbo ng ng artista. Meron kayong mga ego, di ba? Yeah. Oo, totoo yan. Di ba hindi, kahit if you mean well, kahit anong, minsan they'll take it in a different way, di ba? Mahirap talaga. Paano mo i-compare yung apat na sikat sa mga Katniel nga, yung mga Jaden? Hindi ko alam kung paano. Hindi ko mako-compare. Pero nasusubaybayan mo sila? Familiar ka? Oo naman. Pero, yun nga. So, hindi ko sabihin, parang how different was it? I think they're better now. Artistically and... mas open lang kasi ngayon eh. 'Di ba? Mas madaming parang when I watch them sometimes, sabi ko pati technology, iba na rin ngayon, 'di ba? Mas tingin ko mas magandang mas na-express nila yung artistry nila. Mas magaling. So, pag nakikita mo sila, napapareminis ka din ng konti. Hindi. I just concentrate on the story of the movie if I want to. I enjoy the movie. Yeah, ang galing sila. Do you see yourself nga, parang, eto ako nung araw, parang walang ganun. Walang ganun. Sino favorite mo sa tatlong And every, minsan lang, may na, kunyari, if I hear a song na talagang part of, nung araw, yun, napapahinto lang ako. And then, but it's never a feeling of, ay, naku, gusto ko bumalik, o, sayang, natanda ko na ngayon, ganito. Never like that. It's just a feeling of puno ng pasasalamat na narating ako dun, nakarating ako sa ganung phase ng buhay ko. Makayanin mo kaya kung ngayon kami TV bopper? Ngayon parang wala social media. With all the bashing? Naku, ang hirap nun, di ba? You really have to be dapat matigas ang itlog mo dyan. lalo na, you know, if when you get closer and closer to the Lord, pag napag-aralan mo buhay niya, kung paano siya makirelate sa'yo for the Bible and ganyan, it's, nagiging soft ka sa loob, di ba? Mapagpatawad, mapagano. And I don't, and if you study the love of God, hindi mo malaman kung paano mo kikilalanin itong mga bashing. Nakikita ko yung iba talagang grabe, di ba? Sabi, parang hindi mga, wala mo mga puso itong mga nagsasalita dito. But it's, depende rin sa'yo yan kung gano'n mo papayagan talaga na maka-apekto sa'yo, di ba? Some are, teka, hindi naman ako kilala talaga ng mga taong ito, di ba? Wala. Gusto lang nila magsalita, just let them be, di ba?
Yung unang panahon mo ba, ano ba mga scourge doon sa karir niya? Para ano yung mga pambwiset sa inyo noong araw? Ikaw. Binibwisit mo ako ngayon. Gaganda ako sa iyo, Butcha. Hindi, ano yung mga, nung araw, kasi ngayon, bashing. Nung araw, ano yung mga, bad write-up sa mga press? Mga ganun. Nakatingin ka? Oo, din, pero, pag may ganun, pinadidemanda ko sa daddy ko. Ganun lang, tapos-tapos na. Natutuloy ba yung demanda? Hmm, tumatahimik sila. Ah, pero wala ka na pakulong naman? Wala, hindi naman. Ba't naman? Hindi kasi di ba? Hindi naman ako ganun kaano na. Aso talagang umaabot sa puntong si Attorney Nakar ay kumikilos para patahimikin yung yung writer. May ganun. Okay, so. Tapos pag nag-attend ang parents ko ng mga showbiz, pag dumating na yan, tumatahimik lahat ng mga tao, mga crew, lahat, pati reporter. Ay, si Judge. Ay, good evening po, Judge. Ganun sila. Sabi ko, ako, Judge din. Hindi, to? Siyempre, yung the usual message mo sa mga fans ng Apat na Sikat, ano bang pwede? Marami pa sila at active sila sa social media. Hinahanap kayong apat. Mas active pa sila kaysa sa akin. Mas active sila kaysa sa'yo. Totoo yan. Anong masasabi mo? Wala, nami-miss ko rin kayo. Pag gusto nyo mag-get together, pwede, let me know. At andito ako para, sige, asikasuhin natin lahat yan, di ba? Nababasa ko kasi yung mga comments nila, parang, humahanap kami ng tiyempo para something like that. Sige, kilala ko naman yan, mahal ko yung mga yan eh. May isa nga ako nag-post 1 year ago, ang ginagawa raw niya, ini-stalk raw niya. Ini-stalk? Hindi ko nakikita. Magaling sa stalker. Pero, actually hindi pala siya magaling kasi hindi ka pa niya nahahanap eh. Well, stalker, nahanap namin. So, eto siya ngayon. And I hope... Mahirap ako hanapin dahil... Believe me, ang church nyo, ayan lang, ngayon lang kita nahanap. So, mahirap ka talaga hanapin. And with that, sana nga, please, again, I just wanna say that I'm thankful na for this time that the Lord has allowed us to be together, di ba? Parang masarap din na. Thank you also for bringing my mind and my heart to the past. Kasi minsan hindi ko na naiisip yun eh, di ba? Ang sarap din na binalikan natin uli yung, pero nakaka-guilty pala yung binalikan yung dalawa silang magkapatid na. Hindi mo lang nabiyala. Pasalamat ka sa amin, pinarealize namin. Oo, thank you very much. Dapat pala may part 2. Kung lalabas to, meron na sana akong babatiin. Okay, sige. Rowena. Sige. Rowena Aguilada, I miss you, I love you. Tinanong ko nga sa kanila eh. Meron din kinakaroon ni Rowena? Wala. Pakinagsabay mo sila. Ito bastos talaga, no? Pakinagsabay mo sila ni Nitz Miranius.